natin ito yung mga basura. Kasi pang sakit sa mata ito. Dami kasi mga basura dito, kinakalat ng mga sila na makakaipon tayo na ito, makarami-rami tayo na ito. Hindi yan yung mga guys, ha? Para magiging productive ang ating oras. Kasi kapag kami mga tumatambay dito, ito sa mga wak-wak golf club ito guys. Ayan, tangitin na nyo. Tayo mga basura. Kasi mga tumatambay dito, kanya-kanyang tapon na lang. Hindi nila inano yun na, siyempre kung inyong tatambayan na lugar, dapat nyo rin unuhin. Sigusuin nyo rin ng mga kaya ito naman, diba? Diba dyan? Kasi nagtatambay tayo dito, mga kaipon tayo ng basura, diba? Kasi sayang yung oras natin, mabubuhol lang tayo. Pa. So ngayon, kapag kami makikita kami ng mga driver sa atin, eh, hindi na sila magkakalat, may ano sila, diba? So yan ang mga guys, oh, tingnan nyo. Meron tayo ditong sako para paglalagyan. Para kung kayo sa mga driver kasi, pumapangit kasi yung imahe natin kung sino mga nakakita. Kasi yung tinatambayan natin, tinatapunan natin ng mga basura. Diba? Kaya yun, pangit yung mga nila eh. Kulad yan, yung mga security guard, sinasabi nila, nagkakalat ang mga driver. Diba? Ngayon, kapag makita ito ng mga iba pang driver na naglilinis tayo, mahihiya-hiya naman sila na magkalat, no? Diba? Ayan. Kunin natin to guys. So, kapag marami na yan. Ito. Naman, ikunin naman natin to sa tabi. Tapos maya-maya, ikukunin naman natin yan. Diba? Daming naman natin. So, kapag ang dahon kasi kahit hindi natin ligpitin yan, biodegradable naman yan. Diba? So, ang importante lang, mga plastic. Ayan. Mga pinagkapihan. Kapihan nila yan eh. Diba? Tapos ito. Kasi sa palit natin mga papel. Kasi ito, mga plastics. May mga chicheria. Kasi ito ay non-biodegradable yan. Non-biodegradable material. Ayan. So kapag anday ang dahon, hayaan lang natin kasi nga ayan ngayon ang dahon biodegradable kaya hayaan na natin yung mga plastics na lang ano. So kung itambay natin yan, so productive pa, environmental friendly tayo pa tayo. Okay. Alright. Lilipat na naman tayo ng iba pa lugar, no? Ayan. So, yung kalaban na natin dito, yung mga langgam na nahuhulog sa kahoy. At, yung mga nahuhulog sa kahoy, guys, masakit yan, papasok sa ating damit. Diba? Ayan. Wala man tayong walis, pero ito ay productive. Mga guys, bukod sa nakapag-exercise ka na, nakatulog ka pa sa environment na hindi ka nagkakapagkalat, di ba? Nabawasan natin kayo paano, imagine ganyang kadami yun, no? Mga driver, ha? Sa dito sa wakwak, ha? Dapat naman tayo mahiya dahil pupunta lang tayo dito sa kanilang lugar. Eh, tayo pa nagkakalat, di ba? So, hindi naman maagapan ng ibang mga kadiyan kasi nga, may mga ginagawa rin sila. So, ilan, nakarami na tayo. Ano nyo mamaya, sa wala tayong ginagawa, pansinin nyo mamaya kung gaano karami ang basura ng mga plastics pinagkapihan. Ayan, mga soft drinks, lagyan ng soft drinks,
Ngayon, kung sino man makakita dyan na nagmamasid lamang, ay mahiyahiyaan na yan sila na magkalat kasi nga luminisan natin yan eh. O hindi naman tayo halatang ano dito, hardinero o street sweeper, hindi naman tayo halata, no? Pero ngayon, ay mahiyahiyaan naman na sila magkalat dito kapag sila ito mambay dahil sa yan, napakarami palang basura, no? Yan, madami na. Dito na tayo. Okay, ito. Ayan pa dito. Sumakarami tayo mga guys. Siguro mamaya, mga ilang sako yung may ipo natin. Bukod sa productive ang ating oras, ba guys, nakatulong pa tayo sa, ano, sa environment. Ating, ay tatabi itong mga basura dito ka, hindi pangit tingnan kasi itong mga puti na to. At the same time lili pa rin ng hangin, kakalat lang siya. So umpisa na natin itong ipitin. Eh kung araw-araw na naipon dito ay hindi rin naliligpit, diba? So, paraminong basura eh. At yung napagandang pagandang lugar eh kung puno naman ng basura na munti. Starbucks pa. Starbucks pa yung kinakape. Dami niya ito. Bawat sulok ng mga kahoy ay merong natapon ng mga basura. Medyo nakakapagod lang pero isipin na lang natin na part of exercise ito. Pagka hindi natin ito sinimulan na ipitin, iparami na lang ito ng parami, no? Ayan, o nakarami na tayo. O ito, hindi naman ito natutunaw itong mga sorting set eh. Bote ng sorting. So mamaya, kapag marami na tayo naipon dyan ng mga basura, may sako naman tayo na itabi doon. So yun ang paglalagay natin, ano? Good job, eh. Ayan. So, huwag niyong pansinin yung mga nakatingin sa'yo. Nasasabihin nila, baka nababalaw yan eh. Nagwawalis ano naman papatat ano naman yung mapapala mo din kung ikaw ay maglinis yan. Wala, no? Wala ang papala dyan. Pero ito ay malasakit sa ating kapaligiran. Wala kang malasakit, wala kang pakialam. Eh, maraming taong ganun. Pero kailangan tayo. Ipisa natin na tayo magmalasakit sa ating kapaligiran. No? Yan. So mga guys, ang lokasyon ko ito ay nasa Wak Wak Golf Club. Yan. Nilinis tayo. O, nakailan na tayo? Nakailan tumpok na? Isa, dalawa, tatlo. Lipat na naman tayo ng iba pang. Ito, meron marami, oh. Ayan, kaya ako ito yung ginagawa, guys. Dahil meron mga, ito, bilang pinapakita natin, oh. Ito natin sa ibang mga security guard. Mga sinasabi nila na mga driver ay makalat. Ayan. Kaya kailangan, umpisa na natin ngayon na pag paglilinis dahil ang mga ibang totoo nga naman ang mga ibang driver walang pakialam pagka nakatambay sa tabi kung ano lang pinagtatapon. Ayan, ito ang ebidensya, totoo nga. So ito naman, driver din naman ang naglinis. Papakita natin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na ayan, lilinisin natin, lilipitin nga natin, no? Kahit hindi ko natin maubos yan, ang importante na simulan na natin na lilipitin. Alright.
So, Wak Wak Golf and Country Club. So, pangalawa sa pinakamayamang golf club sa buong Pilipinas, itong Wak Wak Golf Club, no? Diba? Marami na, oh. Ipunin natin yung mamaya. Okay. Oh, ikaw. In our water. Dito yan. So, ilan na sila? Marami ito, oh. Piraso, no? Paisa-isa lang. Maka ilang piraso tayo yan. Mamaya. Diba? Hindi wag lang tayo madumihan. O, oh, yan. Mga baulan na rin, oh. Ano ng mga driver yan, pinagkakalat nung. Diba? Diba? So, ayan, nakarami na tayo. Mamaya, eh, lilipitin na lang natin yun, no? Sa, diba? Lipat na naman tayo na ito pa. O yan, mga styro naman ito. Styro. Styro. Nakapihan. Inan nyo mamaya guys. Sako-sako na makuha natin. Productive time natin. Hindi na natin mamalayan mamaya. Sako-sako na naman yung may ipo natin na basura, no? Kesa wala tayong ginagawa. Ayan. Alright. Oh, ito pa. Marami pala talaga mineral water ang mga nagkakalat dito, no? Ayan. Plastic. Isama natin mga plastic. Ayan. Papangit lang ang imahe yun. Okay. So, ito pa. Mga bote ng juices. Imagine kapag makaipon tayo dyan ng mga sobrang dami. All right. Importante ko kuha natin diyan yung mga non-biodegradable material. Non-biodegradable hindi ibig sabihin hindi natutunaw. Ayan. Okay, marami na, no? So, kung iipo natin ito, sako-sako na ito. So, alright. O, oh, marami na. Kuha na tayo ng ating sako. Umpisa na natin kukuhanin ng ating mga naipo na basura. Lalagyan natin sa sako. Ayan. So, kinakamayo natin yan, guys. Mamaya maghugasan lang tayo. Tinan nyo na mamaya, guys. Hindi nyo lang mamalayan. Sako-sako na yan ang ating mga ipo na basura dito sa may Wak Wak Golf and Country Club. Sunod yan mga guys, magiging habit yan. Pag makita lang tayo mga guys, kailangan kasi mga guys, bilang tayo ay media, mga media mga guys, kailangan tayo ay itutularan, no? Media. Media betis. Ayan. Ngayon mga guys, pakita natin mamaya na napakarami palang basura na may ipon. So ito pa, dadaanan na natin yan. Dapat maging magandang halimbawa tayo, no? Yung tinatawag na it's a duty for every Filipino to serve our country all for the glory of God. Ito sa simpleng paraan na ito guys. Tulumilingan ka sa salitang duty for every Filipino, no? Yan. Okay, kaysa tatrabahuin ng ibang mga ano yan, mga street sweeper o kaya yung naka-assign dito ng tagapaglinis, o nakatulong pa tayo, diba? Ayan. So, tulong tayo sa pagpapaganda ng ating kapaligiran.